Tambayan, may bisita po pala tayo na isang kaibigan na bibili sa atin ng sisiyo. Pakyaw na naman po ito kasi ito lang po yung natira. Kaya ito lang po yung bibiliin sa atin ni Sir Kim. Sir Kim. So yan, maraming salamat po. Oh, wala problema. Pwede lang yan kita po ito. Ano, wala. Gusto ka dako. Ang gita raw galuhalo. Kasi kung saan naman naman ako ang ginapuan ko, Ano, natin sa rati. Kaluhan dyan yung sakit, sir. Gina po ulit po. Ano lang dyan yung maano sa inyong kwan? Ano, basta kay... Ako ko kapalungan sa pangalan sa manok, basta kay... Ano po? Maintain na si Tanan, sir. Ako pabayaran sa iyo, 18 lang. Ito po yung bibilin sa atin ng ating kaibigan itong bayan. So, salamat po. Kaya daglang kita naman po sa atin to. 18 po. 3 days old pero ang lalaki. O, dagko din siya, sir. Hindi siya magmaya na. O, sa 3 days, dagko. Kasi dagko pa rin sa kong 2 weeks dito. Ha? Mo ba? Oo, okay. Ang papa, magunani, 5 kilos na dira, oh. Dagko pa rin sa kong 2 weeks dito, sir, oy. Sure, oy. Wala mo ito kagod, sir, kaya pag... Pagpalit ng 30, wala pa dito literal nga kulungan dyan, baso na, kuhaan siya. Ah, basa mabugnawan, manggod. Basa mabugnawan ang manok, dugay mo, dako. Basa ka na nung kuhaan na sa buot kayo sila. Ah. Ano itong nakuhaan? Pero kani, sir, basa gnindot ay mong kulungan, ang manok, dali at yung dako. Pero kani mo siya, dako, magyuni siya na manok dyan. Ang mga mama po na nito, 3 kilos. Ayan, katambayan, naka-1-8 tayo agad. Tawag yan, sir, ha? Isa po sa rason kung bakit palagi po tayong sold out po sa ating mga sisiyo. Una po, yung ating mga inalagaan po dito ay mga sellable po talaga ng mga manok. So dapat kung mag-alaga po tayo, mag-umpisa po tayong magmanok, yung mga manok po na napaka-benta, una na po dyan, yung mga Rhode Island Red, Black Astralorp, Dickal Brown, mga Hubbard, at yung ating mga Cruces Heritage para pang-depensa po kung halimbawa hindi mabenta yung ating mga sisiyo, madali na po sila palakihin. Ang maganda kasi sa Cruces Heritage, napakabilis po nilang lumaki at kung halimbawa hindi mabenta, pwede natin ibenta po ng per kilo pag umabot po ng per kilo. Yan po ay kung wala na po tayong choice. Kung kaya pa po natin i-sustain yung kanilang pagkain, yung kanilang patuka, walang problema po, palakihin po natin at maibenta po natin ng mahal. So ngayong araw po na to, may mga iluload na naman po tayo sa ating hatchet kasi ito na po yung mga itlog po na binili po natin na mga sellable po ng mga manok. Una po kasi wala po tayong Rhode Island Red po talaga dito. So ang ginagawa ko po para ma-supply yung demand po ng ating mga kaibigan, bumibili po ako sa mga kaibigan po natin na nag-alaga po ng Rhode Island Red na mga fertilized egg at saka pinapa-incubate po natin dito. Para sa ganun pa, pag may maghanap, ay meron po tayong maibigay. So dapat ganun po tayo, madiskarte po tayo sa pag-aalaga ng manok, madiskarte po tayo para kumita po. Kasi una po sa lahat, yung ating mga sisiyo naman po ang pinakamabenta po sa lahat. Pangalawa po yung ating fertilized egg. Kaya nakikita niyo po minsan sa aking videos na meron po tayong buy and sell. So ganun po tayo, discarte-discarte lang po para paraan para makapera din po tayo kahit papano. Isang dagdag kalaman din po, na pag tayo po ay bibili po ng mga fertilizer, dapat alamin po muna natin kung ilang linggo na po, ilang araw. Kasi isa po sa rason kung bakit hindi po napipisa, nabubuo yung ating mga sisiyo. Kasi nga, yung ating nabili po ay matagal na. Pag umabot na po kasi ng 10 araw, o mahigit isang linggo, malaki yung posibilidad po na walang laman o hindi po mabuo yung ating mga itlog, yung ating mga sisiyo. So sa mga nag-aalaga po ng manok at mga nagbebenta din po, dapat ipaalam din po natin sa ating mga kaibigan na pag may bumili po ay dapat alam po kung ilang linggo na po, ilang araw na po yung koleksyon nila na itlog. Para sa ganun, ma-inform din po sila. Depende na din po kasi yan sa buyer. Kung gusto niya na kumuha po ng itlog po na matagal, sobra isang linggo, ay nasa sa kanya na po yun. Yung sa atin po, kumuha po tayo ng kahit sobra isang linggo. Kaya ang nangyari din po sa iba po natin yung itlog, hindi po walang laman o kumbaga hindi nabuong. So, wala tayong problema po dyan kasi normal po yan sa pag-alaga po ng manok. Minsan, ganun po talaga. Yung ating nabenta naman po sa ating kaibigan po ng mga sisiyo ay yung mga Cruces Heritage po natin dito na yung tandang ay Brahma po. So hindi po lugi yung bibili po sa atin talaga niyan. Kasi una po, napakalaki po talaga ng Brahma. Yung sisiyo po, nakita niyo po. Talagang sa 3 days old, tingnan nyo naman po ang laki po kumpara po sa mga heritage o pure heritage. Ang maganda kasi sa Cruces Heritage, malalaki po talaga ang resulta. Kaya yung atin po talaga dito, naka-range yung ating mga manok, Cruces Heritage po yan halos lahat. At yung meron man tayong mga pure, yun yung mga decal. Kung may Rhode Island Red po tayo, yun po yung ating mga binibili o binili po natin mga fertilized eggs na pambenta din po natin dito. Every week po kasi ako naglo-load po dito sa ngayon na nga lang ay
nagkakaubusan po yung ating mga season. Napakadami pong bumibili po sa atin. Wala po tayong maibigay kasi nga kahit yung ating mga ibang kaibigan din po, wala din po mga fertilized eggs kasi niload din po nila kasi madami pong naghanap po ng sisiyo. Meron po tayo dito mga fertilized eggs. Ito na po yung mga nabili po natin na i-dispose natin yung mga sisiyo. Hindi po ako nagluload po ng mga itlog po na fertilized, yung mga manok po na hindi po mabenta. Doon po talaga tayo sa mabenta. Para makabawi din po tayo, lalo na po sa mga nagsisimula, gusto makabawi agad. Mag-start po tayo yung mga manok po na mabenta, yung aking nabanggit. Yan yung pinaka-sellable po sa lahat. Rhode Island Red, Black Astrolorp, yan po yung hinahanap po sa atin, mga Hubbard, Pickle Brown. So yan na po yung akin na mga manok na nandito. At yung the rest po ay mga Crosses Heritage. Magandang negosyo din po yung ganito na style, mga katambayan. Kasi una po, yung ating mga itlog ay kunti lang po yung ating expenses po. Yung pagbenta po natin sa sisiyo ay 100. So nasa 600 to 800 po yung per tray. Pag nakapapisa lang po tayo ng 24, 25 po sa isang tray po, meron ka na pong kita na 2,500. Yung capital nyo po, ilagay na lang po natin kasama po yung pagpapa-incubate ay nasa 1,000. Kumita ka po ng 1,500. Ganun na po kadali ang pag ganito na negosyo, pag diskarte sa ating mga alaga, ating pagmamanok, may kita po talaga. Kung yung iba po nating mga kaibigan ay nagkakaubusan kahit wala po silang YouTube channel, pero kulang po sila sa supply kasi nga, mabenta po, napakabenta. At swerte lang need po tayo kasi may ano tayo, marketing strategy na yung gamit po natin na YouTube, yung ating pag-vlog. Yung iba po, lagi pong nagpo-post sa online. Mga ganong diskarte po, isang malaking tulong po sa pagbibenta, pag-introduce ng ating mga product. Lahat ng ito, sigurado po sa susunod na araw o di ngayong linggo, pag napisa na po ito, madali lang po itong maubos. Isang disadvantage po sa pagbili po ng mga fertilized eggs ay yung sinasabi ko nga, hindi po kasiguruhan na mapipisa lahat. Isang halimbawa po sa pagbili po ng mga bagong itlog, ito po ay nasa 54 po na mga itlog, isang tray po ito sa ating incubator. Pero tingnan nyo po yung ating hindi po nabuo, hindi fertilized, ay nasa 7 lang po. O ganun po kaganda pag nakapili po tayo ng mga itlog na mga bago, nakabili po tayo ng mga bagong itlog po sa ating mga kaibigan. Sa mga walang laman naman po ng mga itlog, pwede naman po natin itong ibenta ng kahit 80 or 90 per tray. Madami pong bibili po nito. Hindi ka na rin po lugi. Ito, paano mapirahan mo pa rin po ito? At hindi naman po masama, kainin po ito. Wala pong problema na kumain po nito. Masarap din po. Yung nga lang, boiled lang po yung ating pagkakaluto po nito. Ang tawag po nito, penoy. So, walang problema po yan. Kung gusto naman po natin mapatagal yung mga itlog po natin na nakolekta, dapat wag po natin ilagay po sa mainit po na lugar para ma-preserve natin yung freshness ng ating mga itlog at malaki yung tsansa na mapipisa pa ganun. Upang tayo po ay balik-balikan po ng ating mga customer, mairekomenda tayo. Dapat quality po talaga ng sisiyo at mga manok yung ibibigay po natin. Huwag po tayo magbigay po ng mga mahihina kasi isa po yan sa pwedeng ikasira po natin. Talagang malaki epekto po yan sa ating pagbibenta po. Kung nagustuhan nyo naman po ang video nito, sana po ay consider nyo po na subscribe yung ating channel, Manok Tambayan. I-follow at i-like yung ating Facebook page, Manok Tambayan din po. Nag-upload na din po tayo doon. Lalo-lalo po dyan sa mga napadaan. Maraming salamat po. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si FGS Farm Channel, Tapahad ITV Channel from Jensan, Pets Koto from Jensan, Baluan, Ronald Britos from Matalam North Cotabato, Gerard Molino Balunso from Japan, Wilson San Lorenzo from Camarines Sur, Paraiso Family from Candelaria, Quezon, Landagan Family ng Kalawag, Quezon, Ati Vic Mix Vlog Channel, Kinabuhin Bulanon Channel, Idna Mihiliano, Rex Hussein, Salmi Lumasag watching from Quebec, Canada at sa kanyang pamilya po nasa Roca Subdivision. Sa mga nanood naman po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. At sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye-bye!